Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Tatlong minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Lunes tayo ngayon, 85th anniversary ng DZRH. Aking siho tayo ng Hulyo 2024 sa ulo ng ating mga balita. Sama ng panahon o LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging bagyong Butchoy sa susunod na 24 oras ayon sa pag-asa. Dating US President Donald Trump sugatan sa pamamaril. Dalawa naman patay, kabilang ang suspect ka. Tanabigong assassination plot. Kongreso inilatag ang agenda, 2025 national budget ang magiging prioridad. Suspended Mayor Alice Guo nakalusot sa pag-aresto ng Senado, pero yung kanyang accountant tiklo. Libreng sapatos ipinamigay naman sa Marikina City. Net income ng PAGCOR higit naging doble ang pagtaas sa first half ng taon, umabot ng 6.56 billion pesos. Truck at tuktok, nagbanggaan, apat ang sugatan sa Maynila. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating Maxion Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Gensan. Sa detalye ng ating mga balita, isang low pressure area ang binabantayan ngayon ng pag-asa. Nasa labas pa ng Philippine Area Responsibility na maaaring maging isang bagyo. Ayon kay Daniel James Villamil ng pag-asa, huling namataan ang naturang LPA sa layong 885 kilometers, kanluran ng Central Luzon, at may tsansang maging bagyo sa susunod na 24 oras. Ganman sinabi ni Villamil, hindi naman ito direktang makakaapekto sa bansa. Ngunit magpapaulan sa Metro Manila, ilang bahagi ng Mimaropa, Batangas, Cavite, Laguna at Bataan. Samantala, may na-monitor din ang pag-asa na cloud clusters sa eastern part ng Mindanao na maaaring maging LPA sa susunod na ilang araw, magpapaulan sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, ang southwest monsoon o habagat ang makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa, kabilang ang Mindanao, Western Visayas, Central Visayas, Palawan at Occidental Mindoro. Pinaha at nakaranas ng paghuhon ng lupa ang ilang bahagi ng Mindanao dahil sa pag-ulang epekto ng hanging habagat. Ayon sa Nanao del Sur Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi bababa sa 2 katawang nasawi at 2 pa rin ang patuloy na nawawala. Naapekto naman ang sama ng panahon ang higit sa 5,000 pamilya hanggang kahapon araw ng Sabado o araw ng noong araw ng Sabado. Umabot naman ang baha sa highway at landslide sa kalsada ng Sarangani Province at Sultan Kudarat. May buntag sa mga tigpaminaw natin sa Mindanao. Yung Pagalungan River nag-overflow. Masyado daw pong tumaas. Kaya marami hong mga lugar na naninirahan sa pagali sa paligid po ng Pagalungan River dyan po sa Mindanao. Isa yan sa pinakamalaking ilog ang naapektuhan. Oy mga mamis, po pwede tayo mag-laundry day today ha. Tunod na kama kapag makapit, madakit at malupit ang mancha. All you need is pride. Ba't mapahirap ang self-con sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on Tessa Chocolate, Madden, Sembon, and Cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! Isa na publiko na ng Federal Bureau of Investigation ang pagkakakilanlan ng gunman na bumaril kay dating US President Donald Trump habang ito po ay nag-i-speech sa isang rally. Kinilala ang suspect na si Thomas Matthew Crooks, 20 anyos, taga Battle Park, Pennsylvania,
Nagtatrabaho sa Battle Park Skilled Nursing and Rehab kung saan nakatalaga ito sa kitchen at isa itong registered Republican. Batay sa paunang imbesigasyon, umakyat umano ang suspect sa rooftop at doon isignawa ang pamamaril na agad din namang napatay ng mga nakatalagang Secret Service. Maliwanag din umano na isang uri ng assassination attempt ang naturang insidente. Matatanda ang nagtamo ng tama ng bala ang taas na bahagi ng kanan tenga ni Trump. Dalawa pang dumalo sa campaign rally ang sugatan at patuloy pa rin ang investigasyon kung ano matubyo ng suspect sa naturang krimen. Nagpahayag naman ang pag-aalala ang Pangulong Bongbong Marcos kay dating US President Donald Trump kasunod ng tangkang assassination dito. Sa kanyang post sa X, grabe na ang Pangulo na naibsan ang kanyang pag-aalala ng malamang maayos sa mga kalagayan at ligtas na si Trump kaysa ang Pangulong Marcos sa pagkundira sa Republican Presidential candidate at sa lahat ng uri ng karahasan na may kinalaman sa politika. Binigyan din pa ng presidente na dapat manaig ang boses ng tao. Pinagpaparil ang pinagdarausang campaign rally ni Trump sa Pennsylvania habang nagtatalumpati ito sa entablado. Matay sa ulat, nagtamo ng sugat sa tenga ang US presidential candidate habang isa sa mga dumadalo ang namatay at dalawa naman ang critical din ang kondisyon. Isang linggo bago ang State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso, tiniyak ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pag-aproba ng Kamara de Representantes sa panukalang 2025 National Budget at ang nalalabing panukala na prioridad na maaprobahan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC at dagdag na panukalang mailalahad naman sa SONA. Sinabi ni Speaker Romualdez na handa na ang Kamara na tanggapin ang panukalang 6.32 trillion peso National Expenditure Program o NEP na siyang pagbabatayan ang gagawing 2025 General Appropriations Bill o GAB. Target umano ng Kamara na aprobahan ito sa Setyembre. Tiniyak pa ng leader ng Kamara na mayroong mahigit sa 300 kinatawan mabilis na mag-ipapasa ang budget para sa susunod na taon. Ang 2025 NEP na mas mataas ng 10% sa 5.768 trillion peso national budget ngayong taon ay katumbas ng 22% ng gross domestic product ng bansa. Inaasahan na isusumite ng Department of Budget Management ang 2025 NEB sa Hulyo 29 matapos itong ripasuhin ng buong kabinete. Alinsunod sa 1987 Constitution, ang NEB ay dapat na may sumite ng Kongreso sa loob ng 30 araw mula sa araw ng SONA. Kapag naaprobahan ito ng Kamara at ng Senado, ito'y magiging General Appropriations Bill na isusumite naman sa Pangulo. Kapag nilagdaanan ng Pangulo, ito'y magiging General Appropriations Act o GAA. Bukod sa panukalang budget, sinabi ni Speaker Romualdez, ipapasa rin ng Kamara ang mga panukalan na nais na maging batas ng Pangulo sa nalalabing bahagi ng 19th Congress. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy, 6,000 na ha? 6,000 na po ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mamaya, bibigyan daan natin yan. Mga misis, amoy araw masimonso pag-uwi galing ng eskwela. Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng shield bath soap regularly. Ang bitabalan shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya misis, ay challenge yung subukan ng shield bath soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. 12 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Nabigo naman ang Office of the Sergeant at Arms na maaresto ang suspended Bambam Tarlac Mayor na si Alice Guo at iba pang individual dahil sa kanilang patuloy na pagliban sa pagdinig ng Senado. Yan man, tanging ang account ng tiguo na si Nancy Jimenez Gamo ang natagpuan at kasalukuyang nasa custody na ng Senado. Sinailalim muna si Gamo sa isang medical check-up bago din nila sa Senado sa Pasay City at mananatili ito sa OSA habang hinihintay pa ang pagpapatuloy ng investigasyon sa nireid na Pogo Hub sa Bamban. Nag-deploy ng 4 team ang Senado para isilbi sa loob ng 24 oras ang arrest order laban sa alkalde. Ganyan din kay Gamo, kabilang din sa mga pinaparesto si Dennis Cunanan, ang mga kamag-anak ni Mayor Guo na sina Sheila Leal Guo, Wesley Guo, Jan Xiong Guo, Shemen Guo at Wen Yi Lin.
Naniniwala naman si Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ng puganteng si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiveloy na nalabag ang karapatang pantao ng nadakip na kapwa-akusado ni Quiveloy na si Pauline Canada. Ayon kay Topacio, ipinagkait ng pulisya sa loob ng 10 oras ang karapatan ni Canada na makausap man lamang ang kanyang abogado. Bukod pa rito, pinagbawalan din muno si Canada na makapag-usap kahit kanino na malinaw na paglabag sa kanyang karapatan. Dahil dito naniniwala si Topacio na tulad ng iba pang mga kaso sa ilalim ng Administrasyong Marcos, pagkakaitan din si Canada na makausap ang kanyang abogado, kaya mas magiging mahirap ngayon ang pagpapasuko kay Quiveloy dahil nga sa kawalan ng tiwala sa PNP. Naninindigan ang kampo ng puganteng si Pastor Apollo Quiveloy na hindi susuko ang religious leader. Ito ay sa kabila ng tinawag ni Attorney Ferdinand Topacio na kawalan ng due process sa pag-aresto ng kapwa-akusado ni Quiveloy na si Pauline Canada. Ayon sa abogado ni Quiveloy, hindi binigyan ng abogado itong si Canada sa loob ng 10 oras bagay na paglabag sa kanyang constitutional rights. Maaari manong gawin ito ng mga otoridad para ma-torture o masadlak sa psychological torture ang isang akusado na kapwa katulad ni Quiveloy ay wanted sa batas. Patunay na hinahanap ng batas si Quiveloy na wanted sa child sexual abuse at qualified human trafficking. Umabot naman sa 1,000 kapos na mga mag-aaral ng Marikina Elementary School ang napagkalooban ng tig-isang pares ng sapatos na pang-eskwela ng United Arab Emirates. Ito ay sa ilalim ng libreng sapatos program ni Kat Pimentel, Presidential Special Envoy to UAE for Trade and Investment. Ayon kay Pimentel, ang naturang inisyatiba ay kanyang pasasalamat noong siya ay bata pa kung saan nakatanggap din siya ng bagong sapatos. Bago ang pasukan at tuwing Pasko. Ba? Anya, bilang bata, masarap sa pakiramdam na makatanggap ng bagong sapatos na magsisilbing inspirasyon para makapag-aral. Punto pa nito, higit pa sa kasuotan ng sapatos dahil tanda ito ng hakbang tungo sa magandang kinabukasan. Tamaas-tamaan ang net income ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa first half ng 2024, umabot ng 6.56 billion pesos. Mas mataas ng 121.48% mula sa net income nitong 2.96 billion pesos sa katulad na panahon noong nakaraang taon o noong 2023. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, ang kabuuan gross gaming revenue o GGR ng Philippine gaming industry ay lumago ng 19.21% sa 194.74 billion pesos sa 163.36 billion pesos na GGR sa unang semestre ng 2023. Sabi pa ni Chairman Tenco na ang matatag na paglago sa kita ng state gaming firm ay isang patunay ng positibong resulta ng mga reforma at pinahusay na regulasyon na ipinatutupad sa ilalim ng bagong administrasyon. Iginit pa ni Tenco na ang paglago ng net income ng PAGCOR ay nagtatranslate sa mas malaking kontribusyon sa nation building. Sa katunayan, nakapag-remit na ang PAGCOR ng 31.82 billion pesos sa treasury o national treasury sa unang anim na buwan kumpara sa 22.62 billion sa katulad na panahon noong 2023. Ang nagtulak sa paglago ng kita ng PAGCOR ay ang matatag na pagtaas ng kabuuan kita nito na umabot ng 51.76 billion pesos, tumaas ng 42.92% mula sa 36.21 billion pesos mula Enero hanggang June ng nakalipas na taon. 17 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Inilatag naman ni Senator Amy Marcos sa mga isyong dapat umanong talakayin ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation address. Ayon sa Senadora, kabilang dito ang malinaw na plano ng administrasyon kung paano mapapahupa ang tensyon sa West Pelobensee.
Ibinundo pa ni Senator Marcos na hindi dapat na maging o dapat pang lumala ang tensyon sa gitna ng aggression ng China habang maraming Pilipino ang nagugutom. Sabi pa ng presidential sister, gusto niyang marinig sa sona ng kanyang kapatid sa July 22 ang mga totoong programa para sa bigas na pumapalo na ng 60 pesos per kilo sa mga lokal na pamilihan. Idiniin pa ni Senator Marcos ang kanyang pagkadisgusto sa desisyon ng Pangulong BBM na ibagsak pa sa 15% ang taripa sa bigas. Napatunayan na kasi niyang hindi ito epektibo sa pagpapakalma ng presyo ng mga pangunahing butil dahil una na rin nagpatupad ng tariff reduction ang pamahalaan. Umasa naman si Senator Marcos na babanggitin ang Pangulo sa kanyang ulat sa bayan ang mas developmental approach na magpapalakas sa lokal na produksyon ng mga magsasaka upang mabawasan din ang importation. Inaasahan tatalakayin nga ng Pangulong BBM sa kanyang ikatlong sona ang paglaban ng gobyerno sa sirit inflation. Binanggit ng political analyst na si Dr. Proilan Kalilong ang self-sufficiency kabilang ang food security, monetary at fiscal policies na magpapakalma ng inflation. Dapat din niyang talakayin ng Pangulong Marcos ang estado ng minimum wage sa bansa matapos tawaging insulto ng mga manggagawa ang 35 pesos na taas sahod sa Metro Manila na magkakabisa sa Miyerkules. Ganyan din ang edukasyon matapos magbitiw si Vice President at outgoing Education Secretary Sara Duterte at ang soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Walang nakikitang banta ang Philippine National Police sa ikatlong State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na siya magiging designated survivor. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo, walang dapat ipag-alala ang publiko dahil may pahiwatig na ganito ang o kahit na may pahiwatig na ganito ang pangalawang pangulo. Tumutukoy kasi ang designated survivor sa magiging linya ng pagkapresidente sakaling may mangyari sa mga opisyal. Pero walang ganitong probisyon ang batas ng Pilipinas. Binigyan din pa ni Pajardo na patuloy ang monitoring ng security forces kaugnay ng SONA, lalo na sa bahagi ng Armed Forces of the Philippines. At kaugnay niya, magpapakalat naman ng 1,329 ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority para sa State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay MMDA Traffic Operations Officer Manny Miro, sila ang magmamando ng trapiko sa paligid ng Batasan Complex sa araw ng SONA sa July 22. Kaugnay nito, magsasagawa ng clearing operations ang MMDA sa mga kalsada at mga sidewalks sa lugar. Hindi ninanunsyo na ng MMDA ang mga isasarang kalsada at malalaman ho natin ito sa mga araw bago sumapit ang SONA. Apat ang sugatan sa bangga ng truck at tuktok sa Tondo, Maynila. Nangyari na ito na trahedya habang binabagtas ng truck ang northbound ng Mel Lopez Boulevard corner Moriones Street. Habang westbound naman ang tuktok. Nang magtagpo sila sa intersection na tamaan ng truck ang kaliwang bahagi ng tuktok. Sa sobrang lakas ng pagkakabangga na sugatan ng driver at tatlong pasahero ng tuktok. Nadala na sa ospital ang mga nasugatan habang iniimbestigahan ng Manila Police District o Manila District Traffic Enforcement Unit ang naturang insidente. Maganda umaga, Pilipinas! 22 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga misis, amoy araw ba si Monso kapag uwi galing ng eskwela? Dahil yan po sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng shield bat soap regularly. Ang bitumalan shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya mga misis, ay challenge yun, subukan ng shield bat soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa California. Ano naman, hindi kayo apektado ng problema dun ho sa... Mas bagay, malayo naman yung Pennsylvania. Magandang umaga sa ating mga midnight singers. Ha?
Ayan, si Tito Jun and Tita Loy, si Manny and Cora, at saka si Art and Linda. Ay, maganda umaga din po sa mga Pilipino dyan ho sa Hong Kong. Andyan ngayon si Professor Joey Lopez. Nice buhayin ni dating Senator Panfilo Lacson ang pagpasa ng Designated Survivor Bill. Ayon ang naturang panukala na maiwasan ang posibleng vacuum sa pamumuno at krisis sa konstitusyon kapag may nangyaring hindi maganda sa Pangulo ng Pilipinas. Binuhay ni Lacson ang panukala kasunod ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na siya ang designated survivor at sa nalalapit na ikatlong State of the Nation address ng Osona ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang, malinaw namang nagjo-joke lang daw si Mayor Inday dun eh. Paliwanag ng dating senador, mahalaga ang panukala sakali mang maulit ang 27 bombing sa batasang pambansa na ikamatay ng ilang kongresista at sabi niya handa ang Pilipinas na magkaroon ng leader sa ilalim ng 1987 Constitution. Una nang inihay ng Kamara ang panukala sa pamamagitan ng Quezon City 2nd District Representative Precious Hipolito Castela ang counterpart measure o yung House Bill number 4062. Pero binawi din ito ang panukala matapos na umani ng mga kandyaw. Binasa kasi na ito dun sa panood kasi kayo ng panood ng Netflix. Nagpahayag naman ang pangamba si Deputy Speaker at Quezon Representative David J.J. Suarez na posibleng maging negatibo ang epekto sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na pagtatalaga ng sarili bilang designated survivor. Ayon kay Suarez, sa kanyang pahayag ay nagpapakita ng kakulangan ng maturity na dapat ay taglayin ng isang mataas na leader ng gobyerno. Si Suarez ay isa lamang sa mga kongresista nagpahayag ng agang-agam sa naging pahayag na ikalawang pangulo at patuloy na lumalaki ang bilang ng mga ito. Ang naging komento ng Vice Presidente ayon kay Suarez ay tila pag nagpapalakas sa lumalaking hinala ng kanyang pagpapakita ng pakikisa sa Pangilong Marcos noon ay pakitang tao lamang. Alas 4:25, magpinsan Children with Disabilities nalitsong buhay sa nangyaring sunog sa Davao City. Meron pang 203 pamilyang apektado. Detalye ng balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. May buntag, Jun. May buntag, Kuyang Angel. Nalitsong buhay ang 2 magpinsan na Children with Disabilities matapos na tinupok ng apoy ang kanilang bahay sa Proctos, Magallanes, Riverside, Barangay 2-A, Davao City. Sa investigasyon ni FO1 Unil, June Mabati, Fire Investigator, na dakong alas 8:25 ng gabi, nagsimula ang sunog sa bahay ng isang Charlie na Puerto Lopez kung saan nasa loob ang magpinsan. Dahil gawa sa light materials ang karamihang bahay, kaya mabilis na lumaki ang sunog at hindi nakalabas ang mga biktima. Pasado launa lang madaling araw na itinitarang fire out at sa ginawang search and rescue operation, natagpuan ang sunog ng katawan ng mga biktima sa loob ng comfort room. Ang mga biktima na kilalang si RJ 11 anyos at Roy 14 anyos, kapwa mga Children with Disabilities. Samantala, batay sa datos ng Barangay Social Welfare and Development Office, 203 na pamilya o 545 individuals ang napiktuhan ng sunog at kasapan samantala na kasino ngayon sa Magallanes Elementary School. Tinatayang ang damages ng sunog aabot sa 2,250,000, abang ang dahilan ng sunog ay patuloy paling inaalam ng mga otoridad. Mula dito sa Action Radio Davao, ito si Jun Suter. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dayong salamat, John. May buntag sa mating Pamino nato rin sa Davao. Ay, magandang umaga din ho sa mga suki natin dyan sa Kidapawan City. At dun ho sa mga maagang gumigising ho, ano ha? Sa mga suki natin mula sa Mindanao na nandito sa Metro Manila, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Pero huwag natin kalimutan, lagi magbawa ng proteksyon laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol. Especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households.
Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound to improve alcohol. Yun po yung isopropyl alcohol na gamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibilisan ang mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ay, maganda umaga ho sa mga suki nating mga kumadrona. Asik Cecil Bangka Santos, ingat po kayo. Kumusta na kayo, ha? Maganda umaga, Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa alas 4:30 na ang oras sa buong kapuluan. Ganda bang gising nyo? Dapat lang. 85th anniversary ngayon ng this year, Rachel. Dapat laging may siglat, may ngiti. Ano man ang inyong nararamdaman, ano yung inyong mga problema ang kinakaharap. Harapin natin ang Lunes ng may sigla. Yan naman ang biyaya sa atin ng Ultabayo. Alam nyo, Ultabayo, pwede nyo i-take anytime. Ano, ha? So, pero pinakamaganda, 2 capsules bago humatulog. Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na inaral po ng madalubhasa sa Japan. Ang bawat kapsula ho ng Ultibio ay nagtataglay ng 50 billion cells. Ba, dami. Ng Lactococcus lactis strain plasma. Pag pumasok ito sa ating katawan, yung postbiotic, ina-activate po nito ang commander ng ating immune cell. Ng ating immune system. Yung pong plasmacytoid dendritic cell o PDC. At ito po ang nagtataboy sa mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Na-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, nagkakaroon tayo ng sapat na lakas sa kinabukasan. Para pagkagising natin, magandang ating mood. Ayan, ha? Hirap yung hindi tayo nahihimbing sa ating pagtulog, eh. Diba? Lalong-lalo na mga senior citizen, ako hirap na huyang maka-achieve na magandang tulog. Ano, ha? Kaya dapat nag-Ultabayo. Ang Ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Teoxys Health Ventures. Available din po sa lahat ng branches ng Mercury Drug, Amesco Drug, PassMed Pharmacy, John's Pharmacy at CuraMed. Kung meron pa ho kayong mga concerns, makipag-ugnayan lamang po sa 0917-110-6580. Mag-text ho kayo ng inyong mga tanong dyan. At meron pong mga standby ng mga medical experts. Ang Ultabayo ay halal certified, kaya hindi rin ninyo po problemahin para po sa ating mga kapatid na ayaw po sa haram. Ayan, ha? Halal certified po yan. Ha? At wag lang na natin kalilimutan ng Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Tiniyak ng Department of Agriculture na ititigil nila ang trial ng African Swine Fever vaccine sakaling magkaroon ito ng problema. Uulitin ko. Ititigil lamang daw po ng Department of Agriculture ang trial ng African Swine Fever vaccine kapag nagkaroon na ng problema. Baliktad ano, ha?
Ginawa ng spokesman ng DA na si Arnel Demes ang pahayag kasunod ng abiso ni dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor na bagalan muna ang pagkakantak ng trial para sa ASF vaccine. Bunga ito ng babala ng World Organization for Animal Health laban sa paggamit ng substandard na bakuna sa ASF. Una rito na batid na sinabihan ni Agriculture Secretary Francisco Tulorel na maaprubahan na ngayong buwan ang kaunahon ng bakuna laban sa ASF. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Baka lang hindi alam ng National Office ng Department of Agriculture kung anong nangyayari sa ground. Ito ang sitwasyon. Kung nyo natatandaan, last week may nakausap tayo, di ba? Monday ba natin nakausap yung regional director ng DA sa Region 12? At ang sabi niya, yun daw pong pagkalat ng ASF sa dalawang bayan ho ng North Cotabato ay controlled na. At sabi niya, dalawang barangay lamang ho apektado. Ito hong sitwasyon sa ground. Aba, halos buong bayan na ho ng Makilala at saka President Rojas ba yun? Basta isa sa mga naapektuhan town ang nagkakaroon na ho ng massive culling. Ang problema, okay lang ho na magkaroon ng massive culling dahil ho yan sa isa sa mga strategy. Wala naman ho silang ino-offer na assistance o ayuda sa mga magsasaka o doon ho sa mga nag-aalaga ho ng mga baboy. So ano hong nangyayari? Yung iba'y tinatago. Kahit na apektado na yung babuyan nila, itinatago ho ang sitwasyon o kaya kinakatay nila pagkatapos yung pong mga lamang loob ay pinapaanod ho sa ilog. Ayan. Ito pang mas masama. Yung mga nangangamatay dahil madalas yung pagbaha ngayon, itinatapon din ho nila sa ilog. So anong nangyayari? Lalo hong kumakalat. O diba? Kaya ngayon, sa halip na dalawang bayan lamang yung mga apektuhan, lalo pang kumalat. Hindi na ho ito bago. Ganito din ho yung unang nangyari noon dito ho sa Luzon nung unang pumutok ho ang ASF. Eh bago pa ho mag-COVID, meron na ho tayong problema ho sa ASF. Eh mabuti ho yun sa COVID, napuksa na ho, napigilan na. Pero yung ASF, hanggang ngayon, problema pa rin ho ng buong mundo. At ang babala ho ng World Organization for Animal Health, yung pong mga sinasabing bakuna na sumasa ilalim sa clinical trial sa field trial dispalinghado. Maaring magdulot daw po ng paglagana palalo. Hindi kaya ito hong kasi ang naging duda nila yung isang malaking farm na matindi naman ang biosecurity protocol na ipinatutupad. Wala halos po pasok ng mga tao eh. Ang duda nila baka daw sa PIDS, doon sa formulation ng PIDS. Eh ako, duda ko. Hindi kaya nagkaroon sila ng sampling ng bakuna doon. Di ba? Kaya sa halip na makontrol, lalong lumaganap. Tapos sasabihin ngayon ng Department of Agriculture, hindi. Pagka may problema, titigil natin yan. Ay, Diyos ko, kawawa talaga. Yan ang sinasabi ko sa inyo na, di ba, ang dami nagko-comment na, bakit hindi natin ma-appreciate yung ginagawa ng Department of Agriculture? Opo, ina-appreciate natin. Pero ano ho bang nangyayari sa ground? Iba ho yung kwento sa dyaryo at sa mga radyo kaysa sa totoong nangyayari ho sa ground. Sa totoo lang. Oh, presyo ho ng bigas. Di ba? Natutuwa, middleman pa rin. Oh, bumaba ba ang presyo ng bigas? Hindi pa rin. Saan lang available? Sa Kadiwa. Oh, 23 na Kadiwa Center daw po ang magbebenta na simula ngayong Agosto. Sa dami ho ng Pilipino, hindi naman ho kayang i-access ho ng lahat ng Kadiwa Center. Diba? Ganon din ho itong mga problema ho ng mga magbababoy. Kaya sinasabi natin bago ho siguro gumawa ng mga ganitong hakbangin, para ho naman lumakas ang loob ng ating mga magsasaka, mga magbababoy, at sundin ho yung mga programang isinusulong ho nila para sa control. Ano munang inilatag ho ninyo mga programa para makabawi man lang at hindi tuluyang malugi yung pong mga maapektuhan ng kaling. Diba? Kasi kahit ho naman, halimbawa, hindi ho apektado ang isang babuyan within 1 kilometer radius. Pero, yun ho yung patakaran. So, 1 kilometer mula sa area na apektado, lahat ho yun magkakaroon ng kaling. O, edi ngayon, namang problema yung mga within the 1 kilometer radius. Sabi nila, paano kami? O, bahala na si Batman. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya ho nagkakanya-kanya.
Ayan, pakiusap po natin. Sabi nila, dapat yan nakarehistro sa ano, sa... Ano yun? Sa Department of Agriculture. Muna yun, madaling magkwento, pero ang hirap po talagang ano, ang hirap pong isakatuparan ho yan sa ground. Happy 85th anniversary sa DCRH from Mayor Senny Mendoza. Pagbati din mula kay Congressman Ador Plato at kay Kagirly Plato. Maraming salamat po. Top 3 most wanted person sa kasong pagpatay sa Hagonoy, Bulacan, nasa Kote sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Cumilang, RH 37. Danny, good morning. Matagumpay na naaresto ng Bagak PNP ang isang top 3 most wanted person ng Hagonoy, Bulacan na may kasong pagpatay ng gawin itong taguan, ang Barangay Kamaya Marebeles, Bataan. Alas 6:20 ng gabi nang maaresto ang suspect na nasa kote ng Bagak PNP ng mga tauhan ni Bagak Chief Police Major Francis Jimenez sa pamumuno ni Police Captain Jesus Bungasgas, na kasama sa operasyon ang 2nd 10FC 302nd Military Company Regional Mobile Force Battalion 3. Ay kinilala ito na si Jefferson Morales Cabral na top 3 most wanted person ng provincial level ng Hagonoy, Bulacan na may kasong murder. Inaresto ito sa bisan ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Francis Padilla Pilismiano, presiding judge ng RTC Branch 19 Malolos City, Bulacan, na inisyu ang warrant noong pang Hunyo 23, 2021. Nakakuha umano ng impormasyon itong sina Major Francis Jimenez. Higil siya pinagtataguan itong akusado, kaya nang isagawa ang pagtugis ay matagumpay itong naaresto sa kabila ng panlalaban ng akusado na batid. Na 3 taon din umanong nagtago sa batas ang suspect bago ito naaresto. Nobel recommended ang suspect sa kinakaharap itong asunto na ngayon ay nakadetain ito sa Bagak Detention Facility. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Cumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo. Pilipino. Maraming salamat, Danny Cumilam. May paawak kay Kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sabi ni Esther Solis ng San Nicolas, Pangasinan, happy 85th anniversary. Maraming salamat. Masantos siya kabasan ni Chika Amin sa ating masuki dyan po sa Pangasinan. Pero huwag natin kalimutan, ha, yung pong produkto ho ng mga magniliyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinako po yan. Itinanim po sa ilalim ng mga nyugan, kaya ngayon meron ho silang sariling brand ng tsokolate, yung Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants ano ho, na ang ginamit ho mga raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Check ho ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan lalong lumalakas ang loob ng ating mga magsasaka na magtanim ho ng mga agricultural products habang tinatangkilik po ang kanilang mga produkto katulad po ng Tangerine Chocolate. Ayan, sabi niya nga sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Ayan, ha? So sa bawat bili ho natin ng Tangerine Chocolate, lalong-lalo na sa mga magbabalik bayan, ha? Yung mga pagbabalik ng Pilipinas, pinalalakas po natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas po natin ang loob ng mga MSMEs. Eventually, pinalalakas po natin ang ekonomiya ng ating bansa. Tangkilikin ang gawang atin. Yan po, gawang lokal. But taste and looks global. Yan po ang Tangerine Chocolate. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 28 anyos na lalaki, nagwala. Nahulihan po ito ng shabu na nagkakahalaga ng 34,000 pesos sa Benbale, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Freddy, good morning. Yes, good morning, Kuyang Angel. Nasa likod ngayon ng rehas na bakal ng Benbale Police Station ang suspect na kinilalang si Don Johnson Obando Cruz, 38 anyos, may live-in partner, walang trabaho at residente ng Barangay Malindong, Benbale, matapos itong mahulihan ng illegal na droga. Sa ulat niya, Chief of Police Lieutenant Colonel Christian Valerio ng Benbale, alas 5:30 ng hapon kahapon, nag-respond ang kanyang mga tauhan sa reported na panggugulo ng suspect sa bahay ng kanyang dating live-in partner sa kanilang barangay. Pagdating ng mga polis, naabutan pang pagwawala ng suspect, kinumpronta ito ng mga otoridad at ng kapkapan na kuha sa pag-iingat nitong apat na prosecution na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 5 gramo at may street drug price na 34,000 pesos.
Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayong kaso ng suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Nagbitiw sa pwesto ang ilang opisyal ng Department of Education sa harap ng pag-takeover na incoming Education Secretary Sunny Angara. Hindi pa malinaw kung sino at ilan sa mga opisyal ang nagbitiw, ngunit ayon kay Angara, kamakailan din lamang niya nalaman ang tungkol dito. Hindi na rin umano niya natanggap ang mga dokumento o resignation letter ng mga naturang opisyal. Kaya tama ni Vice President at nating Education Secretary Sara Duterte ang mga kauninang kagawaran na patuloy na maglingkod ng tapat para sa bayan. Ayon sa Vice Presidente, masaya siya at nabigyan siya ng pagkakataon na makasama sa isang salo-salo ang mga naging kasamahan niya sa Office of the Secretary sa DepEd sa loob ng 2 taon. Bukod pa rito, nagpasalamat din si VP Sara sa suporta sa kanya at serbisyo ng mga ito para sa bayan. Magulit ang nagbitiw sa pagiging kalihim ng DepEd si VP Sara noong June 19 at magiging epektibo yan sa July 19. Kasado na sa July 22 hanggang July 27 ang taunang Brigada Eskwela ng Department of Education. Ito ay para sa o sa ilalim pa rin ang temang ginamit noon, Bayanihan para sa Matatag na Paaralan. Gaganapin ang National Brigada Eskwela Kick-Off Program sa Carmen National High School in the School Division Office ng Cebu Provincial Region 7 at mapapanood sa official Facebook page ng DepEd. Layunin ang nasabing programa na hikayatin ang mga estudyante, mga guro at mga magulang at iba pa na maglaan ng oras at mapagkukunan ng mga gamit para sa paglilinis, pagsasaayos at paghahanda ng mga paaralan. July 3, nagsimula ang enrollment. Magtatagal naman ito hanggang July 26. Isinusulong ng isang grupo ng mga pribadong paaralan sa Department of Education na idagdag ang logic bilang subject sa elementarya hanggang high school. Ginawa ng Federation of Association of Private School Administrators ang apila kasunod ng nauulat na pagiging kulelat na ng mga Pinoy students sa Program for International Student Assessment o PISA. Lumalabas kasi sa report na ikalawa sa pinakamababa ang mga Pilipino estudyante sa 64 na bansa pagdating sa creative thinking performance. Nagpahayag si PAPSA President Elizardo Casilag ng lubos na pagkadismaya sa nasabing ulat. At nakakahiya ang lumabas na resulta ayon po kay Dr. Casilag. Sinabi ni Dr. Casilag, lubos na makatutulong sa mga estudyante ang logic. Dahil ito ang sumasagot sa tanong na why o bakit, bagay na huhubog sa critical, imaginative, creative thinking ng mga bata. Kaya nga, diba't sabi ko nga, yung logic dapat itinuturo pagdating ho ng fourth grade. Ganun din ho ang pananaw ng mga nasa primadong paaralan. Pinabibilisan naman ng Pangulong Bongbong Marcos sa National Irrigation Administration o NIA ang pagtatapos sa 14 billion peso tumawini dam project sa Isabela para mapakinabangan na ng mga magsasaka sa Northern Luzon. Higinit ng Pangulo, ito ay para matiyak na maaabot na ng bansa ang magandang produksyon ng agrikultura at masiguro ang seguridad sa pagkain. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, dalawang pangulo na ang dumaan o natapos ang termino. Pero hindi natapos ang dam kaya pinaapuro na ito ng Pangulong Marcos. Bukod pa niya rito ang pagtatapos ng iba pang mga dam na target ning makumpleto bago ang pagtatapos ng termino ng Pangulo. Ang tinutukoy dito ay yung Halaur Dam sa Panay at meron pang isa sa Ilocos Norte. Mahalaga talaga na matapos ho itong mga dam projects na ito bago pa man ho pumasok na naman ang tag-init. Inimog ni dating Senador Gringo Nasa ng Armed Forces of the Philippines na idagdag ang pagkakaroon ng military hospital ship sa AFP Modernization Program. Ayon kay Unasan,
bilang pagkonsidera sa posibleng pagsiklab ng gera at pati na sa walang humpay na problema sa panahon ng sakuna. Naaayon lamang ang pagkakaroon ng military hospital ship na maaaring i-deploy sa agarang pag-asiste sa mga naaapektuhan o mga napipinsala. Mungka hinihunasan, dapat tularan o dapat daw may kakayahan ng naturong hospital ship na mag-operate pati na sa karagatan o dili kaya ay magkaroon din ng kapasidad na mag-rescue sa pamamagitan ng himpapawid. Sinabi pa ng dating senador, maaaring magkaroon muna ng kahit tatlong military hospital ships. Merong isa sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Inilutang ito ni Unasan para sa revised AFP Modernization Program na naglalayong palakasin ang pwersa ng Philippine Navy, Air Force at ng Philippine Army. Ay, speaking of Philippine Army, congratulations muna ha sa ating kaibigan si Mon Loria. Si Mon Lor ay hinirang bilang bagong presidente ng Lions Club, Baguio City Chapter. Ayan, Baguio City, Baguio Pine City Lions Club. Na pamumunuan ngayon ni President Mon Lor. Mon Lor, yeah. Congratulations po, galing sa mga mapitagan. Makikipagdialogo si Senator Amy Marcos sa Liga ng Barangay SK at Liga ng Barangay Kagawad sa Quezon City ngayong araw. Bago ito, dandalo muna ang senador sa flag raising ceremony sa Quezon City Hall. Matatandaan na noong isang linggo nakapagdialogo rin si Senator Marcos sa ABC at SK Federation Presidents ng Ilocos Norte. Sinundan niya ito ng pakikipagpulong sa malukong opisyal, mga pinuno ng barangay at SK Federation ng Canton City, Ilocos Sur. Matatandaan si Senator Marcos ang nagpapanukalang palawigin ng 6 taon ang termino ng mga barangay official. Kulang na kulang daw kasi ang 3 taong termino ng mga ito upang matapos ang mga inilalatag nilang mga programa at mga proyekto. Alas 4:49, binigyan din ni Senator Bongo ng edukasyon ang puhunan natin sa mundong ito at ang mga kabataan para magkaroon ng magandang kinabukasan. Yun din siyempre ng mga future leaders ng bansa. Itong mensahe binigay ni Senator Gol ng maging guest speaker sa 7th Senior High School Commencement Exercises ng University of Perpetual Health System Delta Calamba Campus na ginanap naman sa PACC Pasay City. Ang tema, Road to Excellence, Celebrating the Legacy of Character Building is Nation Building, kung saan binigyan din ni Senador Go ang makabuluhang milestone ng mga nagtapos at mahalagang papel ng edukasyon sa pagbuo ng bansa. Sa kanyang talumpati, pinarating din ni Senator Go ang kanyang paghanga at ang kanila sa pagtsatsaga at pagsusumikap ng mga nagsapagtapos para magkaroon ng magandang okasyon na katulad nito, kung saan pinagdiriwang ang tagumpay at sakripisyo ng mga magulang at mga mag-aaral. Ayan. E giniit pa ng senador, hindi naging madali ang paglalakbay ng mga graduate, kaya talagang nararapat namang silang purihin at ipagdiwang. Matapos ang 4 na magkakasunod na linggong oil price hike, ba, may nakaambang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Ayon sa Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director na si Rodela Romero, tinatayang bababa ng 70 hanggang 90 centimos ang kada litro ng gasolina. Posible namang maglaro ang rollback na kada litro ng diesel at kerosene ng piso hanggang 1.15. Sinabi ni Romero na bata ito sa itinakbo ng 4 na araw na trading at nakadepende pa sa huling araw ng kalakalan ang pinal na oil price adjustment. Ilan sa mga tinukoy na dahilan ng DOE sa tapyas presyo ang mahinang inflation ng China at nakarecover na oil production ng Estados Unidos. 52 na makalipas ang alas 4 na umaga.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama si Nalakay, Deo Makalma at Elaine Apit, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Palmones, magandang umaga, Pilipinas! Ay, maraming salamat po sa lahat ng mga bumabati para sa ating 85th anniversary, ha? Pero birthday daw ngayon ni, sino ito may birthday nito? Vilma Bermejo ng Bacoor, Cavite. Ayan, happy birthday, ha? Ay, huwag natin kalimutan yung alok ho sa atin ng West Trust Realty, ha? Tuloy pa rin ho yung inaalok sa atin ng West Trust Realty na pinakamura at pinaka-available ngayong ready for occupancy units sa buong housing industry. With easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives, ha? 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad after 7 days ng take out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Ayan, ha? Ayat, ang gagawin lamang ho ninyo, makipag-ugnayan po kayo sa 0996-515-555 o sa 0947-434-5555. Nasa township na rin ho ang City Hall, ang mga department store, eskwelahan, simbahan at iba pang mga amenities. Kaya hindi nyo po problemahin yung traffic. Napakalapit lamang din po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Kaya napakagandang investment opportunities. At kung ngayon pa rin ho kayo bibili, aba, tuloy pa rin ho yung kanilang alok na kung magaling ka mag-dart, ha, po pwede kang magkaroon ng chance ang bumiyahe ng libre sa Asian destination na tatamaan ninyong lucky. Pwede kayong pumunta ng libre porto, ha? Sa Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong o Thailand. Kaya dapat bago ho kayo pumunta, mag-practice na muna ng pagda-dart. Ngayon, pag hindi pa rin kayo sinuwerte, doon na lang tayo sa Premier E-Bike at Aircon Promo. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Dalawang linggo na lamang po natitira bago ang huling araw ng deadline o pagsapit ng deadline, July 31 po. Ang pagsusumite ng mga entries para sa Pancor Photo Contest 2024. Kaya't muli, tinatawagan natin ang lahat po ng mga photography enthusiasts, ano, ha? Yung mga maniniyot na magaling hong gumamit ng cellphone, ha? Huwag lang selfie. No. Ipadala na po ninyo inyong mga entry para ho pumasok sa patimpalak ng Pancor. Yung Pancor Photo Contest 2024 na ang tema nga po ay Harvest Time. Ayan, ha? Ang layunin po nito ipakita ang ating pagpaparangal, pagsaludo at pagkilala sa lahat po ng nasa sektor ng agrikultura. Hindi lamang ho yung mga magsasakat, mga mangisda, hindi lamang yung nasa livestock, kasama din dyan yung mga nasa flower industry, ha? O horticulture. Ayan. Ang gagawin ho ninyo, ipadala po ninyo ang mga entries po ninyo sa Pancor Photo Contest 2024 doon po sa kanilang website. Nang sa gayon, mapabilang yan sa inyo pong sa mga posibleng manalo. Ayan, ha? Ang mga mananalo sa conventional category, 8. Tatanggap sila ng tig 100,000 pesos. Doon po naman sa mobile at drone categories, tig 8 din po mananalo at ng bawat isa ay tatanggap ng 50,000 pesos. Kaya po ay kay Pancor Chair Altenco. Ang kabuang premyo ay tumatakinting na 2.23 million pesos para sa mga natatanging Pinoy photographer na nagtataguyod ng mayamang tradisyon ng bansa, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Ayan. Pero kung hindi ho pa pala rin na manalo ho bilang mga grand prize winners, pwede ho naman dun sa consolation prizes. Kaya, ano pang iniintay natin? Padala na ang inyong mga entries. Maganda umaga,
Pilipinas. Ikinalugod ni PNP SAP Acting Director Police Brigadier General Mark Pespes ang patuloy na suporta ng Subic Bay Metropolitan Authority sa bansa. Kasunod ito ng paglagda ng PNP SAP at ng SBMA sa isang Memorandum of Agreement. Layunin ng atarong kasunduan na mapalawig pang paggamit ng lupa sa loob ng Subic Bay Freeport para sa mga barracks at pagpapatayo ng training center ng PNP SAP. Ayan. Alam po ninyo, ang daming kampo ngayon dito sa Pilipinas, ang parang squatter pa rin. Hindi pa rin natitituluhan para sa kanila, no ha? Napabahala naman ang Bureau of Immigration sa patuloy na tumataas na kaso ng mga foreign nationals na may mga peking dokumento sa bansa. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, banta ito sa seguridad ng Pilipinas. Ito ay kasunod ng nasabat na halos 200 na mga fake birth certificates ng mga Chinese nationals sa Santa Cruz, Davao del Sur. Anya, hindi isang eligible maging Pilipino dahil nawawala sila sa purview ng immigration kapag sila ay naging Pilipino dahil sa hawak nilang mga dokumento na nagsasaad sinay ganap ng mga mamamayan ng Pilipinas. Genman, nagsasagawa na ng striktong hakbang ang Bureau of Immigration upang mabusising masuri ang mga pumapasok na mga dayuhan. Dapat po talaga matuntun itong mga gumagawa ng mga peking dokumentong katulad ho nito. No? Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Statistics Authority sa National Bureau of Investigation kaagay ng ulat na 200 Chinese nationals ang nakakuha ng falsipikadong birth certificate sa Davao del Sur. Sa statement, sinabi ng PSA na nagsasagawa na rin sila ng verifikasyon habang nirilib na ang civil register na sinasabing sangkot sa issue. Iniyak naman ang PSA sa publiko na aksyon na nila sakaling mapatunayang nagkaroon nga ng katiwalian sa kanilang ahensya. Hinikayat din nila ang publiko na i-report ang mga aktibidad na posibleng may kinalaman sa mga falsified o mga fake documents. Timbog naman sa Mabas Operation ang isang lalaki matapos na mahulihan ng halos 8 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa lungsod ho ng Maynila. Nakumpiska sa suspect ang 1.1 kilo ng illegal drugs, pinakamalaki manong huli ng Manila Police District ngayong taon. Ayon sa hempe ng Sampaloc Police Station na si Major Gijan Lubaton, inaalam pa kung may kasabwat ang suspect. Patuloy pa rin ang investigasyon sa background ang nahuli isang buwan na isang buwang tiniktikan ng mga otoridad. Isang minuto na lamang bago po mag-alasing kung umaga, patay ang 2 katao sa pamamaril ng mga hindi pa kinalang suspect sa Gataran, Cagayan. Ayon kay Major Garica Makadangdang, ang hepe ng Gataran, PNP, nakita nila ang 11 ng biktima sa Padungsul, bayan na ito ng Basaw. Kinilala ang isa sa mga biktima na si Juanito de la Cruz, taga-Apari, habang kasama niya ay isang babae pero hindi pa pinapangalanan. Nakita ang katawan ni De La Cruz sa loob ng sasakyan habang ang labi ng babae natagpuan sa creek ang 50 metro ang layo mula sa sasakyan. Sabi pa ni Makadangdang, posibleng kilala ng mga suspect ang mga biktima dahil maayos ang pagkakaparada ng sasakyan sa gilid ng kalasada. Nagpapatuloy pa ang investigasyon sa naturang insidente. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5 ng umaga. Champion Supra Clean. Champion sa at muli, magandang umaga sa ating mga seafarers, sa ating mga marino, sa ating mga mandaragat. Ha? Maraming salamat po sa inyong patuloy na sakripisyo, sa mga OFWs natin. Eh, sa tulong ho ninyo, napapababa natin ang impact ng inflation. At ang patuloy na pagbagsak ng piso laban sa dolyar. Taas ngayon, ha? 58 pesos mahigit. Per dollar. Showbiz muna tayo si Snooki Serna, tutol sa pagpasok ng kanyang mga anak sa showbiz. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning!
Gising na ang showbiz, Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Well, nagkaroon ako ng chance na makausap si Snooki Serna at mariing inamin sa atin ang naturang aktres na noon pa man, bata pa man ang kanyang mga anak na si Sachi at Samantha ay tutor na siya sa pagpasok nito sa showbiz. Marami daw producer ng mga commercial at maging pelikula ang gustong kunin ang dalawa niyang anak para mag-artista. Pero ayaw daw iparamdam at iparanas ni Snooki Serna yung mga lungkot at trauma na naramdaman niya noong mga panahong siya ay bata pa nang mag-artista. Ginawa daw niyang pribado ang buhay ng dalawa niyang anak dahil ayaw niya itong maiintriga at iiyak sa showbiz. Sa kabuuan, sinabi ni Snooki na hanggang ngayon ay tutol siya sa pagpasok sa pelikula ng kanyang mga anak at iyon daw ang kanyang desisyon. Yan ang ating DZRH Showbiz Atis News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Morley. Tinawag naman ni Senator Rizzo Ontiveros na isang tila one big happy family ang Philippine offshore gaming operators sa mga pogo sa bansa. Ang Contiveros, noong sinalakay ang pogo sa Bambantarlac, maraming natagpo ang mga papeles ng iba't ibang mga pogo, gaya na lamang ng Brick Hearts Technologies Incorporated. Noong suruyan na niya ang mga dokumento, lumutang naman ang pangalang Gerald Cruz na incorporator ng mga pogo na pamilyar sa Parmalee. Lumabas din ang pamilyar ang pangalan ni Cruz na sa isa pang Pool Win Incorporation kung saan ang chairman ito ay si Michael Yang. Bukod pa rito, may isa pa manong pogo na parehas ang email sa Brick Hearts na sinasabing pagmamayari rin ni Yang na napakalapit na kakilala at kaibigan ng dating Pangulong Digong Duterte. Dahil dito maasa si Ontiveros na tuluyang maisasara na ang usapin ng mga pogo. Panalo ang botong pabor sa paglikha ng bagong barangay sa Tupi, South Cotabato na isinagawang plebisito. Ayon sa COMELEC, 2,485 registered voters ang lumahok mula sa mga barangay ng Cebuano, Lilan at Maysung sa Tupi. 2,393 naman o 96% ang buboto ng yes habang 89 o 3% lamang ang nagsabi ng no. Dahil dito, pinagtibay ang paglikha ng barangay Juan Lorento Tamayo. Mula sa nabanggit na tatlong existing barangay, alinsunod sa Sangguniang Panlalawigan Resolution Number 158, Series of 2023. Lalaking di umano'y sangkot sa kasong kidnapping sa bayan ng Marantao, Lanao del Sur, na resto naman sa bisa ng Warrant of Arrest. Detalye ng balita mula kay Jun Dimakotang, RS19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Walang kawala at naaresto ng pinagsanib pwersa ng Marantao MPS, 1st Provincial Mobile Force Company, LDS-PPO, at nasa Giaran Municipal Police Station ay isang lalaking tinaguriang most wanted person sa bayan ng Marantao, Lanao del Sur, dahil sa krimeng kidnapping and serious illegal detention. Kinilalang suspect sa alias itong Jab, residente ng barangay Gakap, Yagapu, Lanao del Sur. Natunogan umano ng joint elements ang lokasyon ng suspect sa bayan ng Sagiaran, Lanao del Sur, matapos ang dalawang buwang surveillance ng intelligence team at hindi na pumalag ng suspect ng pagtulungan itong sunggaban ng joint elements at mapusasan. Ang suspect ay binasahan ng kanyang constitutional rights sa lingwaheng kanyang naiintindihan at ipinaliwanag din sa kanya kung bakit ano ang dahilan bakit siya hinuhuli. Walang nirekomendang bail bond ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Kasalukuyang naibalik na sa Marantao Police Station ang suspect habang inihahanda na ng Marantao MPS ang pagsalang ng suspect sa korte. Labis namang nagpapasalamat ang pamilya ng biktima sa pagkakahuling ito ng suspect na sinasabi nilang nakamtan din nila ang hustisyang hinahangad. Mula sa kolonahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Dimakutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! Saan man nalakad natin ngayong araw na ito, huwag kalimutan, magbaon ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared per clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization.
Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improve alcohol, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DGA reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Si Leyte Governor Petilia na mahagi ng mga tablet sa mga paaralan sa Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad, Jimmy. Mamahagi ng tablet sa mga paaralan sa lalawigan ng Leyte si Governor Jericho Petilia. Ito ang pinangako ng gobernador sa isang pagtitipon sa DepEd Leyte na dinaluhan ng iba't ibang ahinsya ng pamahalaan para sa paghanda sa Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela. Nasa 200 na mga tablet ang inisyal ay pamahagi ng gobernador na magagamit ng mga bata sa paaralan. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 100,000 mga bata na naka-enroll sa DepEd Leyte na patuloy ang pagtanggap ng enrollment in person online o sa mga drop box sa barangay. Maliban dito, may iba pang tulong na ipapaabot ang gobernador sa lalawigan ng Leyte. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dagan salamat na Jimmy, Vice Commander naman ng NPA sa Sorsogon, sumuko sa mga otoridad. Diyos maraming aga sa ating makababayan dyan po sa Bicol. Detalye na balita mula kay Ruel Saldico, RH18. Ruel. Paniglob sa gobyerno ang isang Vice Commander Mano ng rebelde ng New People's Army sa bayan ng Bulusan sa lawigan ng Sorsogon nitong nakalipas na linggo. Kinala ang na si alias Leo na dating member naman ng KLG2 ng BRPC na dating nagsilbi naman Vice Commander ng naturang ng rebelde sa lawigan ng Sorsogon. Kasabay ng pagsuko ni alias Leo, isang surrender nito ang improvised shotgun, 6 nitong bala at isa pang hand grenade. Nasa kustudya ngayon ng Bulusan Municipal Police Station ang dating rebelde, habang sumasalim ito sa kustudyal debriefing naman bilang bahagi ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno. Sa mga dating rebelde naman na nagbalik na mula naman sa makaliwang NPA. Mula dito sa Bicol, ito si RH18, Ruel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Mabalos, Ruel! Umaga, Pilipinas! 10 minuto na makalipas ang 5 ng umaga, 6,000 po ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog! Mahiwagang Tunog! Wala pa rin nakakakuha. Sabi ko nga, di ba, bago ka pagkatapos mong magbisikleta, dapat nagsishield bath soap ka. Yan, ha? Para matanggal ho yung mga mikrobyong kumapit sa katawan matapos kang pawisan. Ayan, ha? Anyway, basta yan ang clue natin. Sundin ang tamang format po ng pagdetect sa pagpapadala ninyong mga sagot. Empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Doon naman sa mga sasagot online, kinakailangan pong meron kayong sharer badge. Ayan, ha? So ipadala na ho ninyo ang inyo pong mga sagot nang sa gayon ay mabilang na kaagad natin. Samantala, bago ho ang good news para ho sa mga miyembro po ng GSIS. Pabatiin muna natin ang Pangulo at General Manager po ng Government Service Insurance System para po sa 85th anniversary ng DCRH. Kasama na natin si PGM Wick Biloso. PGM, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, partner. Ayan. Pura nais kong batiin ng DCRH. Happy 85th anniversary, partner. Congratulations sa inyo. Salamat sa pag-imbita. Pero gaya na sabi mo, hindi dito tayo sa lawag ngayon. Ano bang ginagawa nyo dyan sa lawag, PGM? Alam mo, meron kasi dito tayo tinatawag na stakeholders meeting. Ito yung aming paraan para malaman kung paano namin lalong matutulungan ng mga miyembro, nakikipag-ugnayan kami para malaman ang aming produkto, proseso at paano pa namin mapapabuti ang serbisyo ng GSIS.
Tama. Marami ho nakatutok sa atin sa Lawag at dyan po sa Ilocos pagka ganitong ganito kaaga, no ha? Samantalahin na namin yung pagkakataon. Mukhang bukas nyo pa yata i-announce. Unahan na ho namin. Meron daw ho kayong good news sa PGM. Kasabay na inyong pagbati ng maginhawang umaga, meron din kayong maginhawang programa, lalong-lalo na sa mga mangungutang. Bye! Magandang balita po yan. Ang gusto natin ipamalita sa ating mga tagapagkinig ay mayroon tayong maginhawang pabahay sa bagong Pilipinas. Hulugan na, no down payment pa. Ayos, ang programang ito, partner, isang malaking hakbang upang matulungan ng ating mga miyembro na magkaroon ng sariling tahanan. Alam mo kasi, dito sa stakeholders meeting namin, noong isang taon pa namin naririnig, walang pang down payment ang atin pong mga miyembro sa GSIS. Karamihan po sa kanila, gusto magkaroon ng bahay, walang down payment. Kaya ang ginawa po ng GSIS ay gumawa tayo ng programa na wala nang down payment. Wala rin collateral? Diretso na. Walang collateral? Wala na po. Ha? Paano gumagana yung financing arrangement under this program? Ang financing arrangement po nito, meron po tayong tinatawag na ina-adjust po kung magkaano ang inyong kayang mababayaran at unti-unti po itong pinalalaki hanggang itong yung pagkakautang ay ma-zero out pag ikaw ay umabot na sa 65 taong gulang. Wow. Magkano kayang pwedeng i-loan dito? Aba, ito pong kaya pong i-loan po dito ay magdepende po sa inyong kugustuhang property. Alam po ninyo, may mahigit na 12,000 foreclosed property ng GSIS. Nung ito'y aktibo pa na nagpapautang sa mga housing developers, mga 30 o 40 na taon nang nakalipas. Mm-hmm. At ito pong mga ito ay nakakalat sa iba't ibang subdivision sa buong kapuluan. Pipiliin po ninyo kung ano pong sukat o yung ano pong bahay ang kaya pong ma-afford po ninyo. Kwekwentahin po natin. Ang interest lamang po ay 6%. Mahaba ang repayment terms. Ang goal namin dito, ang nasabi ko sa inyo, may bigyan sila na pagkakataon makapagbahay. So halimbawa, maximum of 25 years sa house and lot, maximum of 20 years sa condominium, at maximum of 15 years paglupa lang. At habang umuusad po ito, pag-aaralan po natin kung paano pa natin maiibsan o matutulungan ang ating mga kasamahan. Kasi dapat po fully paid na pag 65 years old na ang borrower. Ngunit meron po tayong ibinabanggit sa kanila na ito po ay bagong pamamaraan na kung saan humihingi tayo kung sila po at towards the end na kailangan po ng suporta sa pagpapautang co-obligor. Ang ibig sabihin po niyan, kung ang anak po ninyo ay eventually magkakaroon po na ng sariling kabuhayan, ay sila naman po ang pwedeng kumuha ng pagkakautang dito po sa miyembro ng gobyerno. So, partner, gusto ko lang pong ipaalam, ang programang ito ay bukas lamang sa mga empleyado ng gobyerno. So, ang qualified lang mag-apply ay mga nagtatrabaho sa gobyerno, ha? Tumpak. Yung co-obligor, not necessarily na nagtatrabaho sa gobyerno. Ay, hindi naman po kailangan. Ang importante lang po ay matulungan ng pinansyal yung empleyado ng gobyerno na makuha ang kanilang kinakailangang bahay. Ayos, ha? Kailan to mag-umpisa? By i-anunsyo po natin ito mamaya. Pwede na po silang magsimula. At ang gagawin po natin, mag-access po sa website ng GSIS para po malaman ninyo kung nasaan ang iba't ibang mga property po yan, sapagkat may kanya-kanya pong available po, depende po sa probinsya. Halimbawa po, dito ay meron po tayo mamaya, kasi kung naalala mo, meron tayong lease with option to buy.
Yes, oo. Tayong aawardan mamaya, fully paid na, lima. Oh, galing, ha? Ang maawardan, ilan? Sa Ilocos Sur, lima po. Lima? Makakarating po dito ay dalawa at pupuntahan po yung iba mamayang hapon sa Vigan para po maituloy ang pag-apply. At meron pa hong 56 na available po na mga bahay na nagwa-qualify po sa listed option to buy. Ngunit dahil nilo-launch na po natin itong tinatawag nating maginhawang pabahay sa bagong Pilipinas, hulugan na no down payment pa, ay pwede na po nilang mag-apply mamaya. Ito, ayaw ma-scan ng code. Yun daw pinapakita natin sa RHTV na code, ayaw ma-scan na... Naka-ano na ba yan? Activated na ba yung code na yan? Activated na po dapat iyan. Double check lang po. Baka hindi lang po nakaset ng tama yung din sa barcode po natin. Anyway, meron pa daw bang ibang benepisyo na kasama yung programa? PGM? Aba, ang benepisyo po na masasabi po natin dito ay ang talagang pagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon po ng bahay. Sapagkat ang iba-iba pong benepisyo ng GSIS ay makikita po lamang natin doon sa ating MPL. Alam po, masamantala ko na marami po nagtatanong tungkol doon sa iba pang benepisyo na nabanggit mo. Sapagkat kami po ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga negosyo na nakakapag investan ng GSIS kung paano natin mabibigyan ng iba pang pagkakataon na kumita ang mga membro. Halimbawa po, may mga franchise na mga negosyo o mga negosyo na kailangan pong magkaroon sila ng kapital ay magpa-qualify po dito sa multi-purpose loan flex. MPL Flex isa, naman. Isa po kasing magandang debate, partner, na alam po ninyo, may magandang pautang ang GSIS para sa mga membro. Ngunit hindi po natin gusto na sa utang lang tayo po nagtatapos. Eh, dapat nabibigyan natin sila ng pagkakataon na magkaroon ng negosyo. Sapagkat halimbawa po, kung itong guru natin, teacher Mrs. Santos, halimbawa tawagin natin, ang kanyang asawa ay nasa bahay at tumutulong mag-alaga sa mga anak, ay pwede mong matulungan magkaroon ng negosyo, yung kanyang pong negosyo na kapital ay pwede mahiram sa MPL Flex. Ayan pong inaasikaso po namin. Sapagkat gusto po nung iba nating membro, kaya pa bang ma-take out yung mga loans po natin? Alam po ninyo, ang ating parating sinasabi, magagawa po natin na ma-enhance ang mga pautang. Ngunit wala hong magtatalo sa pagkakataon na once na ma-enhance ang pautang, matapos na itong pautang na ito at magsimula ng bagong kabuhayan ng ating mga guro at iba pang mga membro ng gobyerno na nagkautang dati na gusto na nilang makalaya dito sa pagkakautang nila. Teka muna, PGM. Paano daw kung lalagpas na sa edad na 65 kung ima-maximize yung payment term? Pagka lalampas ka na ng 65, partner, yan ang tinatawag natin na kailangan mong kumanap ng co-obligor sapagkat yung pagkakapit ay dapat ma-zero out sa 65 years old. Ngayon, pagka ikaw ay, alam po ninyo, ang bahay po ninyo ay tatagal po iyan kahit tayo ay pumanaw na. Ang atin pong mga mahal sa buhay ay sila rin naman po ang either mamana niyan at kami po ay umaasa na meron naman silang kaukulang kabuhayan para naman matustusan naman po. Sila naman po ang magpapasa. O may papasa nyo na ang responsibilidad naman po sa kanila. Kaya hindi po mawawalan ng roof over your head at lahat ng ating mga kasambahan sa gobyerno ay makakaroon ng disenteng tirahan. Ayan. Anyway, so ang tabihan po ninyo, ha, para ho sa mga taga-Lawag, yung limang bibigyan ng ang tawag nyo doon? Certificate of Completion? Ano yung award sa kanila? Titulo na po, Pastor. Titulo na? Galing, oh. Oo, dahil fully paid na. Kabilis. Gano'ng katagal sila nagbayad? Iba-iba pong mga ano dyan. Minsan, mga limang taon. Limang taon lang. Tatlong taon. Asan po ninyo?
pagka nagkakaroon ng pagkakataon silang isettle. Yeah, masettle ay ganun po. Inaagahan ng pagbabayad. Natutuwa ko kayo sa ating attitude ng mga nanghihirap. Pag nagkaroon po sila ng pera ay nagbabayad po sila. Anyway, PGM Week, maraming salamat. Thank you for joining us at maraming salamat din ho sa pagbati sa 85th anniversary po ng DCRH. Maginhawang umaga po. Apo. Happy anniversary po ulit sa DCRH. Salamat po. Salamat po, PGM Week. Ang presidente at general manager ng GSIS, si PGM Week Beloso, na ngayon ay nandyan sa Lawag. Maganda umaga, Pilipinas! Diyos de Aguina, 22 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Walit, hindi lang po ito limitado sa dark chocolate. Ano, meron pa rin ho sila yung tablia, yung pwedeng gawing syampurado. Naku, sarap niyan pagka umaga. Ano, isa lamang ho yan sa mga variants ng tangerine chocolate na available sa 0919-0955-935. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan para mag-produce ng dekalidad na mga kakao beans. Ipinoprocess po yan para maging tangerine chocolate. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ito'y 100% gawang lokal. Patunay ho ito na talagang gawa ho yan ng mga magsasaka at mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ayan, 100% gawang lokal pero taste and looks global dahil tinulungan po yan ng Department of Trade and Industry at ng Department of Science and Technology. Tangerine Chocolate available sa 0919-095-5935. Ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin dahil ito ay pagpapalakas ng loob sa ating pong mga magsasaka, sa ating mga MSME. Sabi niya nga, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan. Doon sa mga uuwi, lalong-lalo na mga OFW. Aba, tangkilikin natin ang gawang atin. Pagpatay sa isang mekaniko sa Malabon, may anggulong tinitingnan na ang PNP. Anong anggulo yan? Alamin natin mula kay Edwin Duque, Aris 23 Edwin. Maimundag mabong umaga, Kuya Angel. Isa sa mga anggulong tinitingnan ngayon ng Malabon Police sa pagpatay sa isang mekaniko sa Malabon ay ang kasong rape na kinangasangkutan nito na na-dismiss dahil sa hindi umano pag-support sa pagdinig sa hearing ng biktima. Ayon kay Police Major Diego Gipol, ang investigador na may hawak ng kaso, napatid na binaril ang biktima sa sityo Kulayan matapos iparada nito ang kanyang motorsiklo malapit lamang sa kanyang tirahan. Apat na tama ng bala at sa ulo at katawan ang naging samhi ng kamatayan nitong alias Randy. Patuloy pa rin ngayon yung pagkuha ng mga ebidensya ng PNP para mas mapabilis ang pagresolba ng kaso ng pamamaril. Maliban doon ay may mga iba pang anggulong tinitignan pero mas malapit umano yung anggulong pag-dismiss ng kaso nito na maaring ikinasama ng panig ng biktima. Wala pa rin sa kanilang sa Pilipinas, isa sa Kusara 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ngayon salamat, Edwin Duque. Samantala, mayorya o halos 60% ng mga Pilipino nais na gawing legal na ang habal-habal rider sa Pilipinas. Ito po ang lumalabas ng sa survey. Kasunod ng isinagawang pag-aaral ng motorcycle hailing app na angkas mula sa survey na ginawa ng Numero Philippines Public Opinion Monitor, kung saan lumalabas na 58% ng mga Pilipino suportado na gawing legal na ang habal-habal. Ayon sa angkas, ipinapakita nito ang malaking pangangailangan ng mga Pilipino sa serbisyo ng motorcycle taxi. Sa ngayon, iniulat din ang angkas na tinatrabaho na ng Kongreso ang pagkakaroon ng batas na nagpapahintulot sa motorcycle taxi batay sa mga patakaran ng Department of Transportation. O nga naman, alam mo ninyo kung talagang pakikinabangan, bakit ba hindi? Ano, ang sabi nga ni Ginoong Jones Rieca, angkas CEO, mula noong ilunsad nila ang angkas noong 2016, ibig sabihin isang dekada na hong ipinaglalaban ang pangkakaroon ng legalisasyon ng angkas, motorcycle taxi,
napawi na yung mga stigma, yung mga agam-agam kaugnay ng kaligtasan ng paggamit ng motorsiklo bilang mode of transport. Sa bagay, sa mga probinsya nga ho na wala talagang matinong daan, ano ha? Matagal na hong subok ang habal-habal. Hindi lang habal-habal. Pati ho yung ano, Skylab. Wala naman tayo nababalita ang mga aksidente doon sa mga operasyon ng habal-habal at Skylab. Ano ha? 99.9% ang safety record ng angkasa kung ang pagbabatayan ay ang paggamit ng motorcycle taxi. Kaya siguro tapusin na ng Department of Transportation yung ginagawa nilang pag-aaral dito para maisakatuparan na yung ng tuluyan yung mga programa ng pagkakaroon ng legal na operasyon o maayos na operasyon ng mga motorcycle taxi. Maganda umaga, Pilipinas! Arestado naman ang isang tauhan ng Special Action Force ng Philippine National Police sa Barangay Tambo, Paranaque dahil sa manoy grave coercion. Pinampirma ito ni Police Investigation Section Chief Melvin Garcia. Ang suspect ay si Rolly Brabante. Ang rango po ay Police Senior Master Sergeant na kalistino sa 3rd Special Action Battalion ng 33rd Special Action Company sa Camp Magundiwa. Kasama ito sa pinusasan o kasama sa mga pinusasan ang dalawang Chinese, isang Vietnamese at isang Pilipino, kinilalang sina Xi Hao Ku at saka si Shen Dong Guo. Ano kaya ito ni Mayor Guo? At saka si Tran Ti Ngoc at saka si Angelo Ortiga. Nakalaya ang mga suspect habang kasado ng preliminary investigation para malaman ang veracity ng akusasyon. Bago natin kausapin si Dr. Casilla, alamin muna natin ang magiging lagi ng panahon mula kay Kaobet Madrina ng Pag-asa. Kaobet, good morning! Magandang umaga, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Yung low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na sa may bahagi na to malapit sa Vietnam ay naging ganap na bagyo na. Pero wala pa rin itong epekto sa anumang bahagi nating bansa. Maliban na lamang sa pagpapalakas sa habagat na magdadala pa rin ng maulap na kalangitan. So, habagat po ang magiging dahilan ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa Western Visayas. Kasama pa rin ang Palawan, Occidental Mindoro at malaking bahagi ng Mindanao. Sa nalalabing bahagi na ating kapuluan naman, mga isolated thunderstorms at mga rain showers sa maranasan sa hapon hanggang sa gabi. Lalo dito sa may Northern Luzon, inaasahan pa natin medyo mainit at tanghali. Samantala, meron tayong cloud clusters na nasa may silangang bahagi ng Mindanao. At binomonitor natin dito dahil posible itong maging low pressure area at posible din na maging bagyo, or hindi natin nirule out yung posibilidad na maging bagyo ito sa mga susunod na araw. At inaasahan din natin na dahil dito sa kumpol ng kaulapan na ito na lalapit sa may bahagi ng Mindanao, this week, posibleng po starting tomorrow at Wednesday ay magiging maulan sa malaking bahagi ng Visayas, ng Mindanao, kasama din yung Southern Luzon. So ito po yung in-expect. Dalawang bagyo? Sir, una po, yung bagyo na sa may Vietnam, wala na po yung epekto sa ating bansa. Wala na. Isa naman po, yung cloud clusters na nasa silangan ng Mindanao. Ito yung posible pong magkaroon ng direktang epekto kung sakaling maging bagyo. Pero again, ngayon, hindi pa po siya LPA, hindi pa siya low pressure area. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad nga na in the coming days ay pwede itong ma-develop into a tropical depression din. Meanwhile, kahit po hindi pa natin ma-certain, no, kung kailan ito magiging bagyo, ang sigurado tayo magiging maulan, lalong-lalo na sa may area ng Mindanao at Visayas this week dahil sa paglapit nitong cloud clusters po na ito. Nako, nung pa namang weekend, ang tindi na ng mga pagbaha dyan sa may bandang Pagalungan. Opo, sir. Kaya po, tayo dito sa Pag-asa nagpapaalaala po na dahil ngayon lang araw na nga inuulan yung ilang bahagi ng malaking bahagi ng Mindanao at Kabisayaan, at in-expect nga natin starting tomorrow posibleng magpatuloy pa yung mga pag-ulan this time dahil naman doon sa cloud clusters, ay kailangan maghanda sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbaha at saka pag-uho ng lupa, sir. Yun nga, malambot na yung lupa dahil sa sunod-sunod yung mga pag-ulan.
Tama po, tama po. No? Although nasa panahon din naman kasi tayo din tayo ng tag-ulan. So, kumbaga, expected din talaga natin na ito yung kadalasang mangyayari during this time. Pero yung Pagalungan River, matagal nang hindi tumataas ng ganung kataas yun. Ngayon, tumaas daw ng matindi, no ha? Kaya po talaga kailangan na mag-ingat po ang ating mga kababayan. Oo. Siguro preemptive evacuation na, no ha? Para wag na madisgrasya yung mga low-lying areas. Maganda pong paalala yon, Sir Angel, no? Lalo na pag sinabi ng mga ating kinaukulan na mag-evacuate na, dapat sumunod na po, no? Kumbaga preventive, no? Para hindi po mahirap pag-evacuate kapag nangyayari na yung sakuna. Oo. Kaobet, maraming salamat. Ha? Maganda umaga. Thank you. Maganda umaga po. Si Kaobet Badrina ng Pag-asa. Eh, teka muna, yung gustong mangyari nila, ilipat ng June uli ang pasukan. Eh, kung June, tag-ulan nga. Eh, ito may mga pagbaha. O, para daw makaiwas sa matinding init ang panahon. Ay, sus, may wala ka talagang masulingan, ano ha? Anyway, si Dr. Elizardo Casilag ng Federation of Association of Private School Administrators kasama na natin. Dr. Casilag, magandang umaga po sa inyo. Long time no here. Yeah, magandang umaga. Sara ang hilo. Ayan. Oo, medyo matagal na wala dahil... Nagkasakit. Okay, anyway, magandang naririnig na namin ho kayo at masiglang na ulit. Teka muna, sabi ko nga, gusto natin lipat ng June ulit yung pasukan. Eh, ito naman, natindi na naman ako ba? Wala ka talagang masulingan, ano? Yeah, okay, kasi ganun rin. Sa private school kasi, yung mga parents namin, nagsasabi na sanay sila sa old calendar. So talagang very really have to. Ang private school naman, pagkakasabi bago umalis ang ating butihing secretary, eh siyempre, meron tayong leeway, may-enjoy ka ng leeway. Basta raw makapag-open ka ng anytime, na June, July, August, kasi yun ay nasa batas eh. You can open anytime in this state, June, okay. July, August. Yung iba nga sa amin, baka mag-August din. Pero kami, sa amin sa Marikina, nagsimula na kami last week. Ah, talaga ha? Iba-iba. Kasi nga may ano kami, may prerogative kami. Oh, basta makumpleto lang yung makumpleto lang yung required na calendar days. 180 to 201. Okay. Yun ang ano, 180 to 201. Kaya naman yun, inabot ng 200 plus kasi may mga activities na upset o may kumbaga different foundation day o may activities na no na walang class day. So allowed yun. Provided ang school contact period, yung days should be 180. Okay. More. Yun ang minimum. Dr. Casilag, kaya kami napatawag. Ang sabi ho ninyo, pabor ho kayo na maituro nga as early as grade 4 ang logic. Ano? Dahil yun yung isa sa mga problema talaga natin. Kaya hindi creative thinker ang mga bata natin. Di ba? Meron ba kayong maisa-site na bansa na may katulad hong programa na pwede nating maging benchmark? Actually, maski hindi tayo magkano sa ibang bansa, kasi ganun rin, no? Ang sinasabi ng ating mga exam na medyo failure tayo, behind tayo, yung sa PISA, no? Eh, hindi raw tayo creative thinker. Hindi tayo critical thinker. Yun ang mga yung bata natin, no? Na hinuhubog natin. Eh, ang subject na pwedeng iatas sa mga bata sa murang edad, pwede namang i-modify yung logic, no? Kasi I know this kasi kumuha ko yan, graduate ako ng philosophy at logic ang aming unang basic na subject, no? Yan ka talaga tinuturuan na para maging malikha ka, para maging mapanguri, you know, creative at saka critical. Yun nga. Actually, ito, sa subject na to, pagka medyo magaling ang teacher, medyo ano, okay, enjoyable pa to. Pwede naman yan, maski, kumbaga sabihin mo natin, pa higher level, pwede yung i-modify. Within the understanding of the kid. Actually, sa halip na ipememorize po yung multiplication table o yung addition table, ano ha, sa mga bata, ituro sa kanila yung logika. Kasi math actually is a simple logic. Ang isa, dagdagan mo ng isa, magiging dalawa. Di ba? Dapat ganun yung pagpapaintindi sa bata. Hindi yung pamemorize mo, 1 plus 1 equals 2, 2 plus 2 equals 4. Yeah. Hindi ganun. Dapat ipaunawa doon sa mga bata, ano bang magiging resulta pagka ang isa, dinagdagan mo ng isa. Di ba? Yun yung logical thinking eh.
Di ba? That's the logical process. Anong magiging epekto niyan? Pagka, dapat ganun. O isa, binawasan mong isa, mawawala. Di ba? Yun yung ano, kaya nga sinasabi nila, karamihan sa mga ano to, sa mga magaling sa math, logical thinkers. Kasi nga, yun yung logic, epekto, nung ano, nung pagka nagkaroon ka ng addition, ano ha? Nagbawas ka. Honestly, Angelo, ako, hindi ako magaling sa math, bobo ako sa math. Kaya lang yung multiplication table sinasabi mo, pag pinag-aralan, makikita mo yung setup niya. Correct. Aba, meron pa lang, ano ko, meron pa rin talang guide. Meron yung pagka 7 times 9. Automatic, makikita mo yung sa multiplication table, if you put lay it down, mapakanto mo. Aba, patalipot. At hindi mo kinakailangan, kumbaga, tipong tatandaan mo lang eh. Sometimes you don't have to memorize it. Tatandaan mo lang. 6 times 9, get it, get it, 6. Magkakapimig ganun na. Magpapakadali. At ngayon, sa pagiging creative mo, at hindi lang dyan sa mas, syempre. Sa mga ibang... lahat na. It follows. Lahat na. Sa lahat ng subject. Kasi major subject sa ano, English, math, science, di ba? Now, the thing is, pag inaanohan mo yan, mapapansin mo, pagka ano ka sa logic, may ibang paraan para pag-aralan ang mga bagay-bagay at hindi ayon sa traditional. Hindi yung pa-memorize mo lang. Logic. Kasi yun ang problema eh. Ang gagaling natin pagdating sa multiple choice, di ba? Pero pagdating sa multiple choice na ang choices eh very close, ano ha? Doon nahihirapan. Ay ba kasi yung creative analysis, di ba? Kaya sabi niyo tama. Yes, oo, sabi niyo nga, di ba? Kapag ang bata ay marunong nang sumagot ng why, di ba? Mas ano siya, mas malalim siyang mag-isip. Oh. Alam mo, Sir Angelo, ang isa pang ano diyan sa exam natin, no, mga exam din. Sana iwasan na natin true or false, yung mga ganyan. Ay lagay sa atin kasi napaparinganda na simula sa grade 3 hanggang higher level, andun na yung unti-unti, mas English o Tagalog, may kunti nang hihingin ka sa bata na ipaliwanag. Malaki mo yun, ipaliwanag. Kasi when you say explain, elaborate, expound, no? When you say these words, magbibigay siya ng sarili niyang alam pananaw. Or sa tanong. No? Whether that will be in English, syempre sa grade 1, grade 2, grade 3, hindi pa pwede yun. No? But there's a... Ang sinasabi natin primary, grade 3, grade 4. Intermediate, grade 5, grade 6. So, doon sa primary, pwede ka na magsimula. Mapansin mo na, hindi mo kinakailangan, no? Pwede mag-start ka ng definition. Pero yung, kung pati nga yung matching type, ganyan, yung, ano ba lang, chamba-chambahan minsan yan. True or false, chamba-chambahan yan. Yes or no? Ay, dadalawa lang eh. Di ba? Pagpipilihan mo, hindi nag-iisip yung bata. Marami kami kasama na, sabi, ay nung bata kami, maski hindi ako mag-aral, alam ko naman binibigay ng teacher, yes or no, true or false lang, hindi ka nakakapasa. Siguro, bigyan mo na konting yung pagiging creative niya, harness, no? Maliling lang. At saka diba, mga bata, ang kukulit niya ako minsan, mapagtanong, Mama, bakit ganito? Diba? Yeah. Bakit si Lolo puti buhok? Di ba? Yeah. Sasabihin ng nanay, tumigil ka nga dyan. Di ba? Saka aralin mo na lang yan pagdating ng panahon. Di ba? Pagka ganyan, sinupress yun na kaagad yung pagiging exploratory ng bata. Di ba? Mapagtanong ng bata. Yeah. Yung tanong na yan, tama, Sir Angelo, yan ang puso ng logic. When you ask the question, why? Sagutin mo, kasi, anak, mas matanda, matumatanda ng ano eh, di ba? Marami na, sa halip na pigilan natin yung pagiging inquisitive ng mga bata, tulungan natin sila by providing answer. Kasi ano nangyayari, pati behavioral natin, dapat check. Kasi may mga bata, doon kayo sa kwarto, mga matanda nag-uusap. Hindi. Huwag ganun, yan ang makikita mo sa abroad. They allow the kid to come in, no? Okay. And take part. If it is possible na, no? May bisita ka, may bata na bibo, pupurihin ka. Uy, smart. Di ba ganun? Mm. Hindi naman yung medyo masisira ang discussion dahil, ano? May naitindihan nila. Lalo na sa mga Pilipino. Alam natin, may mga bata ang ganun, minsan, can come out with something stupid, but most of the time smart for the kid. Yun ang dapat nating linangin. Yun dapat, kasi andun yung pagiging creative,
pagiging mapanguri ng bata hanggang sa pumasok siya sa school, sa paaralan, makukuha niya yon. At ang teacher, I think dapat si Secretary Sanangara naman, philosopher yan, di ba? Mm-hmm. Kasi we have to understand, ang pag-aaral ay nagsimula sa philosophy. Noong una panahon, Plato, Socrates, religion lang at saka philosophy ang subject. Wala pa naman yung mga science, dumating yan, lately na lang eh. Di ba? Doc, so in short, ang tanong ngayon, tayo, baligtas sa basic. Doc, ang tanong, kumustang kompetensi ng mga teacher to discuss logic? Siguro medyo magkakotik evaluation ng konti kasi lalong-lalo na pag sa education minor yung philosophy, very minor, pero kung medyo mabibigyan nga na sa, lalo na sa curriculum, may ilalatag yan at siguro tawagin yung mga pwedeng makatulong paano kasi mahirap na dahil bata mo introduce, so sa teacher muna magsisimula. Eh baka pag ang teacher ay medyo hindi na maintindihan ang bagay-bagay, kaya hindi na may tuturo. Diba? So siguro, pati along that line, eh medyo kinakailang upuan ng konti para may konting revaluation. But definitely, we'll get into the right track. Okay. Hindi imposible yan, Sir Angelo. Sa halip na siguro, katakutan natin yung negatibong epekto ho ng PISA, let's move forward. Hanapan natin ang solusyon. Yes, sir. And address it with science. Okay, yes, sige. Dapat lagyan natin ng logic yung ating mga nagiging mga ipapanukala. Dr. Casilag, maraming salamat, sir, for joining us and magandang umaga po. Thank you. Magandang umaga rin. Salamat, Angel. Si Dr. Elizardo Casilag, ang Pangulo ng Federation of Association of Private School Administrator siya. Maganda umaga, Pilipinas! O nga naman, kung creative thinking, kaya nga ho, halimbawa, sabi mo, sige, ang ating activity ngayong araw na ito, mga bata, mag-drawing ng bahay. Di ba? Gamit ang iba't ibang mga sukat o yung mga design na itinuro namin sa inyo, gumawa ng bahay. Ayan, ha? Triangle, tapos rectangle o square. Ayan. Ayan, bata nag-drawing ng bilog. Sabi ng teacher, hoy, bakit ang bahay mo bilog? Ay ba? Eh, sabi ng bata, bahay ho ng bubuyog yan. Bahay pa rin naman yan eh. Bahay ng ibon. Bahay ng ibon, yung nest. O, di ba? Eh, hindi naman na triangle. Bilog naman yun eh. O, ba't mo kakagagalitan yung bata? Sa halip, bigyan mo ng lohika, bigyan mo ng paliwanag kung bakit ganun yung kanyang drawing. O, sabi ng bata, bahay ng ibon yan eh. O, di ba? O, sa halip na malian ho ninyo, lawakan natin ang pangunawa kung bakit ganun ho mag-isip ang isang tao. Maganda umaga, Pilipinas! Halimbawa, ano bang benepisyo ng 50 bilyong cells ng Lactococcus lactistrin plasma na meron po ang ultrabio o ang postbiotic batay ho sa pag-aaral ng mga Hapon? Yan po, nag-a-activate ng ating immune system. Ayan. Itinataboy po yung mga toxin ng ating mga katawan. Yun po yung logic behind dito po sa sinasabi nating nakatutulong ito para lumakas ang ating immune system. So, syempre, pag itinaboy po yung mga toxin sa ating katawan, lumalakas po ang ating immune system. Ayan. Yan po ang benepisyo ng ultrabio. Ang kawanaunahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at registrado sa Food and Drug Administration. Nagtataglay nga po ito ng Lactococcus lactistrain plasma na kapag pumasok sa ating katawan, ina-activate po yung commander ng ating immune system. At pinalalakas po ang ating immune system at nilalabanan ang mga toxin sa ating katawan. Binibigyan tayo ng pagkakataong magkaroon ng masarap at magandang tulog. Yan. Lumalalim ang ating tulog. Pagka lumalim ang tulog, anong epekto? Lumalakas ang ating katawan. Ayan, ha? At pagka lumakas ang ating katawan, magkakaroon tayo ng bagong sigla o bagong lakas sa kinabukasan. Yun ho yung process, di ba? It answers the why. Bakit kailangan ang postbiotic sa ating katawan. Ayan, ha? Ngayon, para mas maintindihan po natin, meron pa kayong mga katanungan. Ano bang biyaya nito, lalong-lalo na sa mga seniors? Mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. O dili kaya, puntahan nyo, order ho kayo sa Lazada o Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na galing po yan sa Teoxys Health Ventures. Ang Ultabio po ay available din po sa Mercury, sa Mesco Drug, sa PassMed Pharmacy, Johns Pharmacy, at Curamed. Sa panahon na kailangan ho na
natin ang kagapay, panlaban sa puyat at pagod at stress, tandaan meron pong ultabayo. Ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Sambay Ednyal Parosa, 9 na minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. Ang balitang ito. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Uy, 2 weeks na lang ha. Para ho sa mga taga Binangonan, Rizal at mga kalapit na bayan, doon ho sa mga interesadong tingnan itong St. Monique Malay, yan po sa Barangay Pantok, Binangonan, Rizal. Aba, kalapit na. Ang launching po ay July 27. Nang taong kasalukuyan, ha? Aba, makipag-ugnayan ho kayo sa 0917-719-7908. Ulitin natin, 0917-719-7908. Po ang isa sa mga bagong proyekto po ng Westchester Realty, ano, St. Monique Malay. Diyan po sa Barangay Pantok, Binangonan, Rizal. Available pa rin pa dito. Pwede pa rin ho sa, ano, sa Pag-ibig. Tawag na. Pareserve na ho kayo, ha? Para po sa St. Monique Malay. Lalong-lalo na yung townhouse nila na Bianca. AAP at PNP at Philippine Coast Guard nagkasundong paitingin ang info sharing ng bawat isa. Eh, dapat lang. Detalye na balita mula kay Ednyal Parosa, RH52, Ednyal. Ednyal? Wala si Ednyal. Samantala, magsisimula bukas ang pagbibilang ng populasyon sa Pilipinas ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Magpapakalat sila ng 70,000 enumerator sa buong bansa para kumuha ng impormasyon sa bilang ng mga Pilipino. Huwag niyong papahabol sa aso, ha? Yung mga enumerators natin, sabi ho ng National Statistician na si Dennis Mapa, ang mga ito ay nakasuot po ng uniforme, may logo ng PSA at mga ID. Ang datos na makukuha sa census ang magsisilbing driving force para sa social at economic plans ng gobyerno, gayon din sa mga polisiya at mga programang pakikinabangan ng bawat Pilipino. Balikan natin ngayon si RH52, Ednyal. Parang sa Ednyal. Kuya Angel, nagkasundo ang Armed Forces, National Police at Coast Guard ng Pilipinas na paigtingin pa ang pagbabahagi ng impormasyon, lalo na ang galaw ng bawat tropa. Ito ay matapos ang second quarter 2024 National Joint Peace and Security Coordinating Center Meeting na isinagawa ng tatlong ahensya sa Campo Crame sa Quezon City. Lumagda ng mga panibagong resolusyon si AFP Chief of Staff General Romeo Bernard Jr., PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at PCG Commandant Admiral Hil Galvan para sa pagpapalakas ng kolaborasyon ng mga ahensyang nakatutok sa peace and security ng bansa. Itong nakarang linggo ay binunyag ni DILG Secretary Benhar Abalos, nakatulong na ng PNP ang militar sa pagtugis kay Pastor Apollo Quiboloy, bahagi ng info-sharing mechanism nitong dalawang ahensya, batay sa paliwanag ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Jesus Trinidad. Maliban dito, kabilang sa mga napagkasundoan ay ang paglikha ng AFP, PNP at PCG ng kung tawagin ay joint cyber cell sa harap ng tumitinding misinformation sa social media. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DJH, ito si Ednyal Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ednyal. And with that, papaalam na tayo. Susunod po ang ACS at ACS Balita at ang 2x2. Ha? Ni Angel po, si Angel Palmon, nagsigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sa awang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po sa Greek philosopher natin na si Seneca. At ang sabi po ni Seneca sa kanyang ibinigay na mga aralin ho sa atin, ha? Nasaan na nga ba yun? Biglang nawala sa aking listahan dito. Oh. Mahirap din talaga, kaya dapat sinusulat ho natin. Ano? Poor is not the person who has too little, but the person who craves more. Dos por dos at ACS Balita in just a while. Happy 85th anniversary, DZRH! Maganda umaga, Pilipinas!